Ang huling part ng ating kwento. Dumilim na nang makaalis ang mag-asawa. Kahit tahimik lang si Louie na nagmamaneho ay ramdam ni Zia na magaan ang pakiramdam nito. At dahil iyon sa nakapag-usap sa kanagkapatawaran na ang mag-ama. Kamusta ang pag-uusap niyo? Tanong ni Zia. Tumanggaw sabay ngiti si Louie. Ayos lang, gamaan ang pakiramdam ko. Napangiti rin sa narinig si Zia. Sana, makilala rin ni Louisa ang lolo niya. Nasabi ko kay Daddy ang tungkol kay Louisa at ang sabi ay gusto niyang makita ang anak natin saka, Zia. Pagtapos ng operasyon, gusto ko sanang sa mansion na kayo tumira ni Mama. Naisip kong baka namimiss na niya ang dating lugar. Sasabihin ko sa kanya, I'm so sure, matutuwa si Mama na muling tumira sa mansion, ani Zia. Maya-maya pa ay naramdaman ang kamay ni Louie na hinawakan ang kanya, pinagsalikop na tila walang balak bumitaw. Ihahatid na kita pa uwi pero Zia, pwede bang sa mansion ka na matulog? Samahan mo ko, gusto pa kitang makasama ng matagal. Mabagal ang pagliinggong ginawa ni Zia sa asawa. Dahil kahit walang mali sa sinabi nito ay alam niyang iba talaga ang pinahihiwatig ni Louie. Hindi lang basta gusto nitong makasama siya ng matagal. At nasa sa kanya na yun kung gusto niyang oo o humindi. Sasamahan mo ba ako? Ani Louie na may kakaibang tinging ipinupukol. Napalunok ng laway si Zia, nahihirapan siyang magdesisyon. Ilang sandali pa ay pikit mata siyang tumanggaw bilang sagot. Matapos ay naging mabilis ang sunod na pangyayari. Natagpuan na lamang niya ang sariling namamangha nang makita ang sariling portrait sa master's bedroom, sa itaas ng kama. Wow, halos sakupin na ang buong dingding. Kaya ba kilala ako ng mga katulong dahil dito? Aniya, lumapit si Louie at niyakap ang asawa mula sa likod at dinante ang baba sa balikat nito. Sinabi ko rin sa kanila kung sino ka. Sinabi ko na ikaw ang babang pinakamamahal ko. Matapos ay hinalikan ang balikat ni Zia. Gusto kong mag-shower. Pwede mo ba kong samahan? Kala ko ba ay sasamahan lang kita na matulog, bakit pati sa banyo? Ayoko nga, sumusobra ka na sa kaka-request. Natawa naman si Louie sa kadinampya ng halik ang leeg ng asawa. Talagang ayaw mo, hindi niya tinigilan hanggat hindi ito pumapayag. Si Zia naman ay agad nagpumiglas ng makiliti sa ginagawa nito. Hanggang sa bigla na lamang binuhat dahilan para mapatili siya. Ano ba, Louie, ayaw mo ba talaga? Hampas lang sa may balikat ang itinugon ni Zia kaya nagpatuloy ito patungo sa banyo. Iniupo siya ni Louie sa sink saka hinalikan sa labi. Bolte-bolteheng kuryente ang damaloy sa buong katawan ni Zia nang lumalim pang husto ang halik ni Louie. Nang simulan itong alisin ang suot niyang damit ay mas lalong nagliliyab ang sensasyong kanyang nararamdaman. Sandali lang, mahal ko, ani Louie. Sa narinig ay biglang bumilis ang tibok ng puso ni Zia. Wala na siyang nakikitang iba ng mga sandaling iyon kundi ang asawa. Sinundan niya ng tingin si Louie nang ihanda nito ang bathtub at matapos ay muli siyang binalikan. Hinalikang muli sabay buhat para ay lapag sa bathtub na napupuno na ng tubig. Pagkatapos ay sinimulan naman itong haborin ang sariling damit, walang iniwan na kahit anong saplot sa katawan si Louie. Kaya napaiwas ng tingin si Zia dahil bigla siyang nakaramdam ng hiya at kaba. Sa sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib ay wala na siyang ibang naririnig kundi ang naghuhurumentadong puso. Zia, okay ka lang. Bigla siyang napalingon nang nasa harapan na niya si Louie, tuluyan siyang sinaluhan sa bathtub. Oo naman, aniyang bahagyang tinakpan ang sariling kahabdan. Napangiti naman si Louie nang makitang namumula ang pisngi ng asawa. Halatang nahihiya ito kaya hinawakan niya ang pisngi ni Zia saka hinaplos. Napapikit naman ito at dinaman ng gusto ang haplos. Lumamlam ang tingin ni Louie at tuluyan nang hindi napigilan ang sariling halikan muli ito sa labi. Banayad ng una hanggang sa naging mapaghanap. Sa isang galaw ay kumaibabaw si Zia sa kondongan ni Louie. Pareho silang napasinghap nang maramdaman ang init ng katawan ng isa't isa. Nagkatitigan sila, ng matagal. Hindi inaalis ni Louie ang tingin sa asawa habang nilalasap niya ang malulusog nitong dibdib. Pigil hininga namang umungol si Zia habang mariing hawak ang balikat nito na kulang na lamang ay kanyang kalmutin. Ang kamay ni Louie ay humaplo sa bewang nito at pamusisyon ng maayos upang may tutok ang nagngangalit niyang sandata. Gusto niyang maramdaman ni Zia kung gaano siya kasabik sa muli nilang pag-iisa. Nagsimulang gumalaw si Louie na ikinanganga nito.
Kulang na lamang ay tumirik ang mata ni Zia dahil sa nararamdamang sensasyon. Nakakapanghina ang ginagawa ni Louie kahit wala pa sila sa puntong iyon. Nagkatitigan sila, ng matagal. Hindi inaalis ni Louie ang tingin sa asawa habang nilalasap niya ang malulusog nitong dibdib. Pijel hininga namang umungol si Zia habang mariing hawak ang balikat nito na kulang na lamang ay kanyang kalmutin. Ang kamay ni Louie ay humaplo sa bewang nito at pamusisyon ng maayos upang may tutok ang nagngangalit niyang sandata. Gusto niyang maramdaman ni Zia kung gaano siya kasabik sa muli nilang pag-iisa. Nagsimulang gumalaw si Louie na ikinanganga nito. Kulang na lamang ay tumirik ang mata ni Zia dahil sa nararamdamang sensasyon. Nakakapanghina ang ginagawa ni Louie kahit wala pa sila sa puntong iyon. Yamakap si Zia sa batok nito at sinimulang sabayan ang galaw ng asawa. Ngunit bigla na lamang tumigil si Louie, mahigpit na hinawakan ang kanyang bewang para pumirmi. Nang tingnan niya ay madilim ang ekspresyon nito na tila galit. "Bi, bakit?" kabadong tanong ni Zia. "Kailan ka pa naging ganito katapang?" Saka mariing pumikit. "Kanina pa ako nagpipigil, mahal ko. Pero sa ginagawa mong to ay mas lalo mo lang akong binabaliw." "Ako rin, Louie. Ganon din ang nararamdaman ko ngayon. Nakakabaliw kaya wag mo na akong pahirapan pa. Do it, do me." Sa sinabi ng asawa ay tuluyang hindi nakapagpigil si Louie. Sa isang iglap ay nagpalit ang posisyon nilang dalawa. Lagaslas ng tubig ang maririnig sa ginawa niyang paggalaw. Nasa ilalim na niya si Zia at tuluyang pinusisyon ang sarili sa hiyas nito. Pikit mata at nakatingala niyang pinasok ng dahan-dahan ang sarili. Mabagal sa simula hanggang sa unti-unting bumibilis. Umaapaw na ang tubig sa bathtub pero tuloy pa rin sa ginagawa si Louie. Nage echo ang mga ungol nila sa banyo at ang malamig na tubig ay unti-unting umiinit gaya ng kanilang nararamdaman. Sa gabing iyon ay sinulit nila ang bawat sandali. Walang pinalampas na lugar, sa kama, sa sofa, sa cloakroom, maging sa mismong balcony. Bawat sulok ng master's bedroom ay may bakas ng kanilang pagmamahalan. "I love you, mahal ko," ani Louie habang nakaakbay at yakap ang asawa. Saglit na inayos ni Zia ang kumot na bumabalot sa hubad nilang katawan saka ito sinagot, "Mahal na mahal din kita, Louie." Magkasunod na araw ang operasyon ng maglola. Mauuna si Lucia kaya talagang sinusulit nito ang bawat sandali na kasama ang mga mahal sa buhay. Halos araw-araw ay may nagpupunta sa private room para manggamasta. Si Wilbert ay bumisita na rin noong nakaraan at muling magpupunta sa araw ng operasyon. Sa susunod na araw na ang operation ko, bulong ni Lucia habang nasa kama. Si Louie na nasa sofa na nakatutok sa laptop, abala sa trabaho ay nagangat ng tingin sa ina. "You don't have to worry, Emmy. Magiging successful ang operasyon nyo. I know, pero hindi ko lang maiwasan na mag-alala at kabahan." "I understand," katok sa pinto ang nagpatigil kay Louie. Pagbukas ng pinto avenue pumasok si Zia na hawak ang munting kamay ng anak na naka-hospital gown pa. "Papa," ani Louisa nang makita ang ama sa kabinitawan ang kamay ng ina at patakbong nilapitan si Louie sabay yakap. "Hello, ma," ani Zia. "Gusto kayong makita ni Louisa kaya dinala ko rito." Ngumiti naman si Lucia. "Ganun ba? Sige nga, come here my little princess," aniya na nakalahad ang dalawang kamay sa apo. Tumayo naman si Louie na karga ang bata sa kanilapitan ng ina. Nang maabot ni Lucia ang apo ay niyakap niya ito at hinalikan sa pisngi. Napahagikhak si Louisa nang makiliti sabay yakap sa lola. "Miss kita, la." Lumawak ang ngiti ni Lucia sa sinabi ng apo. "Ako rin, na-miss kita." Lamang niya pa rito. Nilingga ni Louisa ang ina at hiningi ang dala nilang libro. "Lola, gusto ko kwento. You want me to read a story for you? Okay, alin dito ang gusto mo?" Malambing na saad ni Lucia. All saad ng bata sabay taas ng dalawang kamay, halatang tuwang-tuwa. Napangiti naman sina Zia at Louie nang makitang malapit na ang bata kay Lucia. Siyempre, hindi pinalampas ni Louie ang pagkakataon at agad nilang kiss ang braso sa bewang ng asawa sabay bulong, "I miss you." Kunot noong nilinggan ito ni Zia. "Magkasama tayo buong gabi pero mismo na ko agad." Bulong din niya. "Of course, every hour and minute." Mahinang hampas lang sa balikat ang itinugon ni Zia sa kanatawa para itago ang hiyang nararamdaman. Dumating na ang araw ng operasyon ni Lucia.
Naroon silang lahat maging si Wilbert. Karga ni Louie ang anak ng mga sandaling iyon, naramdam ang kaba ng lahat kaya panay ang tanong kung anong mangyayari kay Lucia. Wala, baby. Matutulog lang saglit si Lola tapos Majay gising din kapag magaling na, sagot ni Louie. Mukhang kumbinsido naman ang bata at hindi na nagtanong pa. Si Lucia na narinig ang pinag-uusapan ng mag-ama ay hindi napigil ang makisali sa usapan, "My princess, after the surgery ay maglalaro tayo and babasahan kita ng fairy tale story." "Okay, Lola, I love you," saad ng bata. Ilang sandali pa ay ipinasok na sa operating room si Lucia. Bago tuluyang magsara ang pinto ay humabol pa ng salita si Louie, "Dito lang kami, Imi. Hihintayin ka namin." Kaya iyon ang ginawa nila hanggang sa matapos at sabihin ng doktor na successful ang operasyon na inaasahan naman talaga nila, ngunit hindi lang maiwasang kabahan. Matapos ay dinala ito sa ICU at nakontento na lamang sila lalo na si Louie na makita ang ina mula sa malayo. Masaya sila na malungkot dahil ang operasyon naman ng bata ang sunod nilang iisipin. Kabado at puno ng takot si Zia para sa anak. Hindi niya ito iniwan at magdamag na nagbantay para masigurong hindi ito makakaramdam ng takot. Kinabukasan, ang mismong araw ng operasyon ni Louisa. Ngunit kung kailan kailangan si Louie ay saka naman nagkaroon ng emergency sa factory na hindi pwedeng baliwalain. May oras pa naman, asikasuhin mo muna ang problema sa factory. "I'm sure mare-resolve mo yan bago ang operasyon ni Louisa," ani Zia na kasama ang asawa ng sandaling tumawag si Alice para sabihin ang problema. Maging si Maricar ay wala ring problema kung aasikasuhin ng manugang ang problema sa factory. "Sigurado ka?" ani Louie. "Oo naman, basta dumating ka bago ang operasyon ni Louisa," saad ni Zia. Kaya nagmamadaling umalis si Louie para magpunta sa kumpanya, inasikaso ang problema. May mga nasugatan pero agad naman narespondihan. Hanggang sa hindi na namalayan ni Louie ang oras nang biglang tumawag si Zia, umiiyak ito. "Sorry, hindi pa ko tapos dito. Magsisimula na ba?" Aniya saka tiningnan ang oras sa suot na relo, medyo naguguluhan dahil hindi pa naman oras ng operasyon nito. "Hindi pa pero, Louie, si Mama," iyak ni Zia. "What happened? Anong nangyari kay Mommy?" Ngayong araw inaasahan nila na Majay gising ito mula sa operasyon pero nang banggitin ni Zia ang tungkol sa ina ay biglang kinabahan si Louie. "Bumalik ka na rito, please," tugon ni Zia sa halip na sagutin ang tanong. Kaya iniwan ni Louie sa sekretarya ang lahat at mabilis na nagtungo sa ospital para lang salubungin ng isang malungkot na balita. Wala na si Lucia. Ayon sa doktor ay nag-cardiac arrest ito sa halip na magising. Nagkaroon ng complication sanhi para maapektuhan ang puso kaya ito inatake. "Sinubukan namin siyang iligtas pero, hindi na tinapos ng doktor ang sasabihin." Si Louie ay hindi pa rin makapaniwala, kahapon lang ay kasama niya pa ang ina. Paano na ang mga binitawan nitong salita, ang mga pangakong makakasama pa ito ng matagal? Mabigat ang hakbang niya palapit kay Lucia na nababalutan ng puting tela. Nanginginig ang kamay niya nang alisin ang nakabalot. "Emmy, nandito na ko, bakit naman ganito? Kung kailan nagkaayos na tayo, kung kailan masaya na tayo bigla ka namang mangiiwan, aniya sa kaniyakap ang ngayon ay wala ng buhay nitong katawan. Paano na ang pangako mo kay Louisa? Ano na lamang ang sasabihin namin sa kanya sa oras na hanapin kanya?" Umiyak nang umiyak si Louie hanggang sa dumating si Wilbert upang damayan siya. Maya-maya pa ay dumating si Zia para sabihing ipapasok na sa operating room ang anak. Kahit malungkot at nagluluksa pa sa pagkawala ni Lucia ay kailangan na humarap si Louie sa anak nang may ngiti sa labi. "Papa," boses ni Louisa nang makita ang ama na papalapit. Kahit mahirap ay ngumiti si Louie at niyakap ng mahigpit ang anak. "Okay ka lang, Papa. Iyak ka." Umiling lang si Louie at pinigilan ang sariling mas maging emosyonal pa. "Masaya lang si Papa Louisa, anak. Promise mo kay Papa, babalik ka, ha? Kahit anong mangyari babalikan mo kami." Naguluhan ang bata kaya hindi makuhang sumagot. Ilang sandali pa ay tuluyan na nga itong ipinasok sa loob ng operating room. Pagkasara ng pinto ay hindi na nga napigilan ni Louie ang emosyon. Naupo siya sa bench at impit na napahagulgol. Nilapitan naman siya ng tatlo. "Louie, alam kong masakit at mahirap pero nandito pa kami para sa'yo," ani Maricar. "Tama siya, anak.
Kailangan mong magpakatatag para na rin kay Luisa, si Wilbert. Mahal si Zia na niyakap ng mahigpit ang asawa. Kung saan man naruroon ngayon si Mama, nasisiguro kong hindi niya gustong nakikita kang ganito. Pero kung talagang mahirap, sige lang, iyak mo lang. Pagkatapos ng libing ay agad nang pinalipat ni Louis si Zia sa mansion. Kahit nagluluksa pa sa pagkamatay ni Lucia ay kailangan pa rin nilang magpatuloy sa buhay. Kailangan pa rin ni Louis na magpatuloy para sa mga naiwan sa buhay lalo na sa anak. Na naging matagumpay ang operasyon at nagpapagaling na lamang sa ospital. At dahil hindi nagaanong abala sa kanya-kanyang gawain at trabaho ay naisipan ni Zia na bisitahin ang kapatid kasama si Maricar. Pagdating sa kulungan ay naghintay sila ng ilang sandali para kay Chris. Pagpasok na pagpasok nito ay agad sinalubong ni Zia nang yakap ang kapatid. Habang si Maricar ay naghintay na lamang sa may table. Mabuti at napadalaw ulit kayo, ani Chris, na gumanti rin ng mahigpit na yakap. Kamusta ang pamangkin ko? Sorry, kuya, at ngayon na lang din ulit kami nakadalaw gawa ng maraming inaasikaso. Naging abala rin kami sa libing saka sa paglipat sa mansion. Si Luisa naman ay nagpapagaling na mula sa operasyon. Nabalitaan ko nga ang nangyari kay Lucia Rodriguez, saad ni Chris. Sinong nagbalita sa'yo, anak? Ani Maricar, yung assistant ni Louis. Hindi ko nasabi sa inyo noong huling punta nyo na palagi siyang bumibisita sa loob ng 3 taon kahit ayokong harapin. Kung minsan naman ay ang assistant nito ang pinapapunta para lang kamustahin ako. Ano namang sadya ng assistant ni Louis sa'yo, kuya? Kuryusong tanong ni Zia. Ang sabi sakin ay muli niyang pabubuksan ang kaso ko kahit hindi na kailangan. Ayoko nang umasa. Bakit naman, anak? Paano kung sa pagkakataong to ay tuluyan ka ng makalaya? Ani Maricar, tumitig si Chris sa kapatid. Nagkabalikan kayo, tama ba? Ni-request mo ba ito kay Louis na tulungan muli ako? Umiling si Zia. Hindi, kuya, wala akong alam sa plano ni Louis. So, nagkabalikan nga kayo. Bakit, Zia? Paano kung saktan ka na naman niya? Hinaplose ni Maricar ang braso ng anak. Chris, ako na ang magsasabi sa'yo. Nagbago na si Louis. Matagal ang tingin ni Chris sa ina at ilang sandali pa ay tumango. Naniniwala ako sa inyo, ma. Pero hindi niyo ko masisayos ang mag-alala lalo pat nandito ako sa kulungan, hindi ko maipagtatanggol si Zia. Pero totoo, kuya, nagbago na si Louis. Hindi na siya tulad ng dati. Tumango si Chris. Kung nagbago na nga talaga siya ay sige, bibigyan ko siya ng chance. Muli akong magtitiwala sa kanya at tatanggapin ang offer na muling buksan ang kaso ko. Natuwa naman si Maricar at Zia sa sinabi nito. Pagkatapos ay marami pa silang pinag-usapan at hindi na namalayan ang oras hanggang sa matapos ang visiting hour. Makalipas ang 6 na buwan, ay nagtugma na rin ang schedule ng lahat sa wakas. Kaya natuloy na rin ang planong magbakasyon sa loob ng 1 linggo. Maraming lugar na pwedeng puntahan. Sa Boracay, Siargao at ang gusto pa nga ni Louis ay sa ibang bansa. Pero napagdesisyonan nilang sa Bohol na lamang magtungo at malapit lang sa Cebu kung saan gustong bisitahin ni Zia ang lupa at bahay nila roon. Pagkababa sa nirentahang van ay matatanaw mula sa malapit ang white sand at asul na karagatan. Breathtaking at talagang manghang-mangha sila sa nakikita. Maging ang 2 bata na kasama nila sa bakasyong iyon, ang anak ni Alice at si Luisa ay excited na magtungo sa tabing dagat. Ligaw tayo mamaya, Luisa, Heather, saad ng isa sa 2 anak ni Arnold, si Audrey. Excited rin si Lindsay habang nakakapit sa braso ng kaibigan. Magbibikini ako mamaya, ikaw rin Zia. Hindi pwede, sabat ni Louie nang marinig ang sinabi nito. KJ, ba't mo pinipigilan si Zia? Kasi gusto ko. Natawa naman si Arnold sa isang tabi sa kanilapitan ng girlfriend. Tama na, yan, at baka mag-away pa kayo. Tama naman kasi si Lindsay. Ba't mo pipigilan si Zia? Kung hindi nga lang ako buntis ngayon ay magbibikini rin ako, kumento ni Alice. Kahit hindi ka pa buntis ay hindi rin kita papayagan, saad ng asawa. Naikinatuwa ni Louis dahil may pumanig sa kanya. Maya-maya pa, matapos makuha ang mga dalang gamit, ay pumasok na sila sa hotel, sinamahan ng staff sa kanya-kanyang kwarto. Nasa iisang palapag lang silang lahat at dahil hindi naman pwedeng mag-isa si Maricar ay isinama na nila Zia sa kwarto. 3 pamilya sila roon.
sina Louie, Zia, Maricar at Luisa. Si Alice ang asawa nito at anak. At sina Lindsay, Arnold at ang dalawa nitong anak. Nagstay lang sila sa hotel pagkatapos mananghalian at pagsapit ng hapon ay saka sila nag-swimming sa dagat. Enjoy na enjoy ang mga bata, habang ang mga babae ay pinagdiskitahan ang kanya-kanyang partner. Inililibing ang katawan sa buhangin at kung ano-ano pang ginagawa. Kinagabihan naman ay sa labas sila kumain. Iba't ibang makukulay na kainan, mga resto bar na kanilang nadedaanan hanggang sa napagdesisyonan na nilang kumain sa napiling restaurant. Idi, dun sana tayo sa maraming lights, saad ng anak ni Arnold, si Arthur. Hindi kayo pwede ron, dito na lang tayo. Pagkatapos ay umorder na sila ng pagkain. Habang naghihintay ay napag-usapan nila kung anong gagawin bukas at sa mga susunod na araw. Mag-a-island hopong tayo bukas, ani Arnold dahil siya ang nagpaplano kung anong dapat nilang gawin sa bawat araw nang mas ulit ang kanilang bakasyon. Majay snorkeling din tayo at marami pang iba. Sa susunod ko na lang sasabihin at parating na ang pagkain natin, aniya. At saka sila sabay-sabay na kumain. Sa loob ng isang linggo ay nag-enjoy talaga sila sa pananatili sa Bohol. Sumakay sila sa Lubok River Cruise, nakikantat sayaw sa mga staff. Nagpunta sa sikat na Chocolate Hill sa Carmen, sa Tibau Cave Pool at sa iba't iba pang tourist spot na sa lugar lang matatagpuan. Sa huling araw nila sa Bohol ay in-enjoy na lamang nila ang papalubog na araw sa may beach. Magkasama at magkayakap sa lounge chair si Zia at Louie na hinahalikan pa sa noo at pisngi ang asawa. Sobrang saya ko, mahal. Ako rin, Louie, hindi ko akalaing darating ang araw na to. Kasama ka, kayakap at masayang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Humigpit ang yakap ni Louie saka muling hinalikan sa noo ang asawa. Pasensya ka na at matagal akong natauhan. Nasaktan kita, ikaw na pinakamamahal ko. Kalimutan na natin ang nakaraan mahal ko. Ang isipin na lamang natin ay ang ngayon. Ang maging masaya sa mga susunod pang mga araw, linggo, buwan at panghabang buhay. Napangiti si Louie sa narinig sa kahinalikan ng labi ni Zia. Halik na wagas na pagmamahal. Isang umaga habang nasa pastry shop para magtrabaho ay napansin ni Zia na tulala at nakapangalumbaba ang kaibigan. Kaya nilapitan niya si Lindsay at tinanong, anong iniisip mo? Yung monthsary namin, wala pa kong naiisip na gift. Si Arnold na lang laging nagbibigay kaya ito, tinatablan ako ng hiya, tugon ni Lindsay na nakatulala pa rin. Ano bang magandang ibigay? Sabay lingon sa kaibigan. Magandang ibigay. Sabay lingon sa kaibigan. Hindi ko rin alam, mahirap magbigay ng regalo sa mga taong meron na ang lahat. Exactly. Every month na lang akong nahihirapan mag-isip, nagmumukha na siyang sugar daddy sa kab ibigay sa akin ng kung ano-ano kahit wala namang occasion. Pero hindi ako nagre-reklamo, eh. Gusto ko nga yung naso-surprise pero this time, gusto ko namang magbigay rin para fair. Naningkit ang mata ni Zia at napanguso, nag-iisip kung paano matutulungan ang kaibigan. Ang hirap naman mag-isip, napangisi si Lindsay at makahulugang tumingin. Ang hirap talaga maging Disney princess, aniya sa kahinawi-hawi ang buhok, nagmamaganda. Pagkatapos ay sabay silang natawa. Magtrabaho na nga lang tayo. Kahit mga Disney princess tayo, di pa rin natin pwedeng pabayaan tong shop, ani Zia na tinanguan ng kaibigan. Ang hindi alam ni Lindsay ay kinuntsabo ni Arnold si Zia. Ang magaganap na monthsary ay iba sa mga nagdaan, dahil tuluyan ang nakapagdesisyon si Arnold na mag-propose. Handa na itong pakasalan si Lindsay at makasama hanggang pagtanda. Ang misyon ni Zia ay abalahin ang kaibigan at siguruhin na hindi ito makakahalata sa plano ng nobyo. Nage enjoy si Zia sa ginagawa kapag nagkukwento ang kaibigan sa nalalapit na monthsary na walang kahit ideya. Sa tuwing nagtitext o hindi kaya ay tumatawag si Arnold upang magtanong, kumalap ng impormasyon o humihingi ng suggestion para sa proposal. Pero mas nai-enjoy ni Zia ang pagsundo sa kanya ni Louie. Iyong matapos ang nakakapagod na trabaho sa shop ay sisunduan siya ng asawa na kahit pagod rin ay ngingitian siya, yayakapin ng mahigpit, hahalikan at pagkatapos ay mag-aaya ng umuwi. Gusto niya palagi ang ganoon tapos pagdating sa mansion ay sasalubungin naman sila ng yakap ng anak. Sobrang sarap sa pakiramdam, nakakapawi ng pagod. At hindi pa roon natatapos ang lahat.
Pagkatapos kumain ng hapunan ay nakagawian na nilang dalawa ni Louie na ikwento ang mga nangyari sa kanila sa araw na iyon habang ang isa sa kanila ay nagpapamasahe na madalas ay nauuwi sa isang intimate activities. Kaya imbis na makapag-relax ay mas lalo lang silang napagod na dalawa, pero sulit naman. Ngunit sa gabing iyon ay nag-usap lang sila ni Louie hanggang sa parehong nakatulog. Kinaumagahan, naalimpungatan si Zia nang marinig ang matinis na boses ng anak na sumisigaw. Pagmulat ng mata ay nakita niyang nakikipagkulitan ito sa ama. "Louisa, anak, huwag masyadong maingay, natutulog pa ko," ani Zia pero pinili nang bumangon para simulan ang umaga. "May message nga pala si Arnold," ani Louie. Natigilan naman si Zia at kinabahan. "Binasa mo, umiling ito, para san ba yun? May inililihim ba kayong dalawa sakin? Baka nagtatanong lang kung anong magandang gift para kay Lindsay, malapit na kasi ang monthsary nila," ani ang medyo kinabahan. Baka kasi mag-isip ng kung ano-ano si Louie. Gusto niya namang sabihin sa asawa ang planong proposal pero saka na kapag naipaalam na niya kay Arnold lalo pa at nakiusap itong huwag sasabihin sa iba. Ngunit kung ikasasama talaga ni Louie ang paglilihim niya ay aamin na siya. Nahihirapan na siyang humanap ng regalo para sa kaibigan mo. Ba't di na lang niya bigyan ng kotse, bahay at lupa o di kaya ay pakasalan na lang niya para tapos. Biglang natawa si Zia, hindi siya makapaniwala na muntik nang matumbok ng asawa ang totoong plano ni Arnold. Kaya hindi na nga niya napigil ang sariling ikinwento ang lahat. "Galit ka ba kasi hindi ko sinabi sayo?" ani Zia. Umiling si Louie. "Ayos lang sakin, kahit ako rin naman hindi ko sasabihin kung yun ang gusto niya." Natuwa si Zia na naiintindihan siya ng asawa. "Thank you, mahal. Sandali at maliligo muna ako," aniya. "Mama, ako rin," ani Louisa. Kiniliti lang niya sa tagiliran ang anak. "Kakaligo mo pa lang, basa pa ang hair mo." Matapos ay nagtungo na sa banyo. "Hintayin ka na namin dito at sabay na tayong magbe-breakfast," pahabol na salita ni Louie bago tuluyang isara ng asawa ang pinto ng banyo. Sa gabi ng proposal ay dinala ni Arnold ang nobya sa isang high-end restaurant. Sila lang ang tao roon, iyon ang alam ni Lindsay. Ngunit ang totoo ay naroon sa second floor sina Zia at iba pang malalapit na kaibigan, nakaabang para ito ay sorpresahin. May nakatutok na kamera sa magkasintahan para nakikita ng mga tao sa itaas ang nangyayari sa unang palapag. Ang plano ay magpo-propose si Arnold matapos kainin ang main course kaya nagsikain muna silang lahat. Nang i-serve na ng waiter ang dessert ay kumilos na sila Zia. Habang pababa sa first floor ay namatay ang ilaw sa paligid, naging dim light. Nagsimulang tumugtog ang isang magandang awitin. Pagkatapos ay pinalibutan nila ang magkasintahan habang kumukuha ng video. Nabigla at naguguluhan pa ng una si Lindsay nang makita si Zia at iba pang mahalagang tao sa kanyang buhay. Hanggang sa lumapit si Arnold at lumuhod, nagsimulang mag-propose. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lindsay. Hindi pa man natatapos magsalita si Arnold ay panay na ang tango niya sabay lahad sa kamay para maisuot na nito ang engagement ring. Nanginginig ang buo niyang katawan sa sobrang saya. Nakangiting umiiyak si Lindsay nang yakapin si Arnold pagkatapos. Pinalakpakan ng mga taong naroon ang magkasintahan habang magkayakap. Ilang sandali pa ay nakangiting nilinggan ni Arnold si Zia na ipinagtaka nito. Maya-maya pa ay nagsinghapan ang mga kasamahan ni Zia habang nakatingin sa likod niya. Kaya lumingon na rin siya at nagulat nang makita si Louie. "Anong ginagawa mo rito?" aniya. Sa halip na sumagot ay bigla na lamang lumuhod si Louie at naglabas ng singsing mula sa bulsa. "Anong bakit?" naguguluhang tanong ni Zia na naluluha na ng mga sandaling iyon. "Pinanggako ko sa iyo noon na gusto kong magsimula tayo muli at ito yun, mahal ko. Hindi mo naranasan ang pakiramdam na ma-engage. Ang makasal na hindi na napipilitan ang groom. Gusto kong maramdaman mo ang maging special gaya ng iba," ani Louie. Tuluyang tumulo ang luha sa mga mata ni Zia. "Hindi mo naman to kailangang gawin. Pero gusto ko, mahal ko. Sagutin mo na siya, Zia, para double wedding tayo," ani Lindsay. "Sige na, Zia, tanggapin mo na ang singsing. Nakiusap pa naman sa akin yang si Louie na gusto ka ring eye surprise." Natawa si Zia. "May sinabi ba akong hindi? Siyempre, magpapakasal akong muli sa'yo,
mahal ko, aniya sa kahinawakan ang mukha ng asawa para halikan sa labi kahit nakaluhod pa ito. Matapos ang matamis na halik ay isinuot ni Louis ang singsing sa kamay niya sa kaniyakap ng mahigpit. Pinasaya mo ko ngayon, Zia. Ako rin, Louis. Sobrang saya ko ngayon, mahal ko. At muli nilang pinadama sa isa't isa ang pagmamahalan kasabay ng mga palakpakan ng mga taong naroon. Ilang linggo nang napapansin ni Zia na madali siyang mapagod at nagiging antukin kahit sa kalagitnaan ng trabaho. Kaya napapadalas ang pagpuslit niya sa office ng shop para matulog at gigisingan na lamang ni Lindsay kapag kakain ng tanghal iyan o hindi kaya ay nasa labas na si Louis para siya ay sunduin. Ba't lagi na lang kitang nakikitang natutulog? Siguro, pinupuyat ka lagi ni Louis, no? Pabirong tanong ni Lindsay. Natawa lang si Zia pero para makasiguro kung ano nga ba itong nararamdaman ay nagpa-check up na siya para makasiguro lalo pa at abala na sila para sa preparasyon sa kasal. Mag-isa siyang nagtungo sa ospital. Sinuri at in-ultrasound ng doktor matapos niyang sabihin na delayed na siya ng ilang araw sa monthly menstruation. Tuwa at kaba ang nararamdaman ni Zia nang sabihin na posibleng siya ay buntis. Congratulations, ma'am, you're 5 weeks pregnant, saad ng doktor. Naiyak sa sobrang tuwa ni Zia. Gusto niyang sabihin sa pamilya ang magandang balita ngunit pinigil niya ang sarili. Gusto niyang sepresahin ang mga ito. Isang gabi sa mansion ay siya ang nagpresinta na magluto ng kanilang hapunan habang may nakaready ng cake sa refrigerator. Medyo nagtataka si Maricar kung bakit ang mga paborito nilang pagkain ang niluto ni Zia. Marami ka atang niluto, anak. May okasyon ba? Gusto ko lang pong ihanda ang mga paborito niyong pagkain. Si Louis, hindi pa ba dumarating? Umiling si Maricar. Puntahan ko lang sandali si Luisa at kanina pa yon nakikipaglaro kay Haro, aniyang tinutukoy ang aso saka umalis. Ilang minuto ang lumipas ay dumating na si Louis na masayang makitang nagluluto ang asawa. Niluto mo yung mga paborito ko, aniya sabay halik sa pisngi at labi. Oo, namiss kong magluto para sa inyo. Maya-maya pa ay bumalik si Maricar kasama ang apo kaya naghapunan na sila. Habang kumakain ay pansamantalang tumayo si Zia para kunin ang cake. Anong meron, bakit may pa-cake? Ani Maricar. Ngumiti naman si Zia sa kakinuha ang kanina niya pati natagong sonogram upang ipakita sa pamilya. Bakas ang pagkabigla sa mukha ng dalawa. Nang walang ano-ano ay biglang tumayo si Louis at niyakap ang asawa. Diyos ko, Zia, buntis ka, masayang bulalas ni Maricar. Tumanggaw naman si Zia habang yakap din ang asawa. Sobrang saya ko. Salamat, mahal, ani Louis saka hinalikan ito sa labi. Si Maricar ay kinausap naman ng apo, Louisa, magkakaroon ka na ng kapatid. Ang bata na kanina pa naguguluhan ay bigla na lang humiyaw sa tuwa. Bumaba ito sa kinauupuan at patakbong niyakap ang ina. Ang mga katulong na naroon sa paligid ay masaya rin sa narinig na balita. Buong gabing masaya ang lahat at nag-celebrate. Siyempre, pinaalam din ni Zia ang pagbubuntis sa kaibigan. Buti na lang talaga at hindi ka pa nagsusukatan ng wedding gown kundi ay pahirapan ang pag-a-adjust. What if magpabuntis din kaya ako para pareho tayong haharap sa altar na malaki ang tiyan? Biro pa ni Lindsay. Natawa naman si Zia. Sige nga, I challenge you. Hamon niya naman at pagkatapos ay pareho silang nagtawanan. Kabado, excited at emosyonal na naghihintay sa labas ng simbahan si Zia kasama si Lindsay dahil ito ang araw na kanyang pinakahihintay. Dapat ay double wedding ang magaganap ngunit dahil sa nagdadalang tao siya ay mas napaaga ang kasal kaysa sa napag-usapan. Nang magsimulang tumugtog ang musika sa loob ng simbahan ay mas lalong naging emosyonal si Zia. Huwag kang umiyak, pigilan mo, ani Lindsay. Tumanggaw lang si Zia bilang sagot. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto ng simbahan at isa-isang nagsipasok sa loob ang magkakapares na bridesmaid groom at groomsmaid men. Dahil nasa dulo ang bride ay hindi agad napansin ni Zia na iba ang naghihintay sa kanya na father of the bride. Si Lindsay muna ang unang nakapansin na bigla na lamang naluha na ipinagtaka niya. Anong problema, Lindsay? Tingnan mo kung sinong naghihintay sa'yo sa unahan, Zia, iyak nitong sagot. Saka lang niya binalingan kung anong sinasabi ng kaibigan. At nang makita kung sino ang nakatayong naghihintay sa kanya kasama si Maricar ay bigla siyang nanghina at muntik nang mapaupo.
Kuya, gusto niya itong takbuhin at yakapin pero ayaw niyang sirain ang seremonyas ng kasal kaya nagpigil siya. Nang malapit na sila sa isa't isa ay si Chris na mismo ang kusang lumapit at yamakap. Namiss kita ng sobra, bunso. Congratulations, masaya akong magiging tito muli, aniya habang nakahawak sa tiyan ng kapatid. Ako rin, kuya, salamat. Mabuti at pinayagan kang umattend sa kasal ko. Kaninong plano ito si Louie, pero bunso, hindi lang ako basta pinayagan. Talagang malaya na ako ngayon. Mas lalong naiyak si Zia at humagulgol ng tuluyan. Paano nangyari yun? Huwag kang masiyadong umiyak, anak. Magsisimula pa lang ang kasal, paalala ni Maricar. Sobrang haba kung ikukwento ko pa rito. Pero binuksan muli ang trial at sa tulong ni Louie ay tuluyan na nga akong malaya. Nilihim muna namin para sa araw na ito. Wedding gift niya para sa'yo, mahaba at mabilis na paliwanag ni Chris habang naglalakad sila palapit sa altar. Ilang sandali pa ay magkaharap na si Zia at Louie. Huwag kang umiyak, mahal ko, aniya na tinutulungan si Zia na panasan ang luha kahit maging siya ay naiiyak na rin. Hindi ko akalain na may mas isasaya pa ako ngayon, ani Zia. Ipapaubaya ko na siya sa'yo, Louie. Ikaw na ang bahala sa kapatid ko, ani Chris bago sila iwan. Makakaasa ka, aalagaan ko siya, tugon ni Louie. Matapos ay magkasabay na humarap sina Zia at Louie sa altar. Sinimulan ng pare ang seremonyas ng kasal. Habang matamang nakikinig ang lahat, ang pakiramdam naman ni Zia ay para siyang lumulutang sa hangin. Isang makatutuhanang panaginip para sa kanya ang nangyayari. Habang buhay niyang itatatak sa isip at puso ang bawat sandali ng kasal nilang dalawa ni Louie. Hanggang sa pinagharap sila ng pare para sabihin sa isa't isa ang kanilang wedding vows. I, Louie Rodriguez, take you, Zia Cruz Rodriguez, to be my lawfully wedded wife for the third time cause I really love you. Pinapangako kong babawi ako sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa at mamahalin kita hanggang sa huli kong hininga. I love you, I love you, I love you. Habang isinusuot ang singsing, sunod-sunod at nag-uumapo ang luha sa mga mata ni Zia. Hindi na nga niya alintana kung hulas na ba ang makeup sa mukha. Zia Cruz Rodriguez, take you, Louie Rodriguez, to be my lawfully wedded husband. And yes, I love you too. I promise to be a good wife, understand you and support you for the rest of our lives, aniya nang isuot sa daliri nito ang singsing. Ilang sandali pa ay inanunsyo ng pare na, in the sight of God and these witnesses, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss. Nakangiting humarap si Louie at hinawi ang veil na humaharang sa magandang mukha ni Zia. Matapos ay pinagsaluhan nilang dalawa ang isang matamis na halik, hindi lang isa kung hindi ay hindi na mabilang na halik ang pinadama nila sa isa't isa. At sa paglabas sa simbahan ay magkahawak kamay nilang sasalubungin ang bukas ng magkasama sa hirap man o ginhawa. Hanggang kamatayan, ang kasal ay isang sagradong katibayan na pinag-isa ng Diyos ang dalawang nag-iibigan, at ito ay pinagtibay ng batas at ng Diyos at ng mga taong naging saksi sa mga pangakong pinagsumpaan ng dalawang pusong nagmamahalan, kaya't walang sinuman. Ang may karapatang paghiwalaying ang dalawang taong ikinasal. Sa halip na hanapin mo ang mga mali ng isang tao, tignan mo muna ang mga magagandang bagay na nagagawa nito. Para maging masaya ang pagsasama niyong mag-asawa, huwag maghanap ng bagay na wala sa kanya at makontento kung ano. Ang meron sa bawat isa, ang iyong asawa ang refleksyon ng iyong tagumpay kaya alagaan mo siya at ibigay ang pagmamahal na tunay. Kahit ang hirap-hirap mo nang mahalin, mamahalin kita kahit nasasaktan ako kasi nangako ako. I promise to you even when it hurts. I love you more when it hurts, bakit kayo nasasaktan? Kasi lagi tayong umaasa sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Naghihintay sa isang nakaraan na hindi na pwedeng balikan at nagmahal ng taong hindi tayo kayang panindigan. Ang totoong pagmamahal sa asawa ay hindi basta-basta nawawala sa paglipas ng panahon. Hanggang sa muli po, mag-iingat po kayong lahat. Maraming salamat sa tiwala at suporta sa pakikinig sa ating kwento.